At isa pong pinaniniwala ang granada naman ang sumabog matapos suspendihin ang canvassing sa Cotabato City. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, bago yan, ano, update muna tayo doon sa canvassing dito sa Cotabato City para doon sa mga resulta ng local elections sa 37 na barangays dito sa Cotabato City. As of 11 a.m. ay 27 na ang may 100% transmission ng election results, habang 10 pa ang partially transmitted. Ngayong araw ay may batch feeding, o sa kasalukuyan ay nagaganap itong batch feeding ng mga balota na gagawin dahil sa mga pumalyang SD cards. Sa kabuuan ay wala naman daw naiulat na major glitch sa transmission ng mga boto. May partial results na ang Cotabato City para sa mga senador, pero hindi pa nagfa-flash yung ranking sa loob ng canvassing area. Samantala, para sa pagka-alkalde, nangunguna si Cynthia Giani Sayadi na may 31,972 votes, sinundan ni Bay Sandra Sema na may 19,900 votes, at ikatlo si Delson James Uy Taranco na may 94 votes. Matala, Connie, base sa investigasyon ng pulisya na nasa loob ng complex ng Cotabato City Hall, ang pagsabog na narinig pasado alas 10 kagabi. Ayon kay Police Colonel Michael Lebana, ng acting city director, ay may 5 metro lampas ng bakod, pero malayo daw sa mismong building ng City Hall ang pinaniniwalaang M203 grenade na sumabog kagabi matapos lamang suspendihin ang canvassing. Naniniwala raw ang pulisya na hindi ito election related, kahit pa ito ang ikalawang insidente ng pagsabog simula noong bisperas ng butuhan, at wala pang suspect sa ngayon, pero posible raw na walang intensyon ang nagpasabog na makasakit o makasira ng property. Inaalam pa rin kung ano ang motibo sa pagpapasabog. Connie? Oh, pero Cedric, parang ang dami namang nakakawalang mga bomba dyan, ano? Granada. Ano ba ang sinasabi ng mga sundalo o kapulisan dyan? Sino ba yung usual na suspect sa pag may mga ganyang pagpapasabog? Sa akin na, Connie, wala pa rin suspect, wala pa rin persons of interest. Ano? Ang alam lang natin yun na sinasabi ng pulisya is that pinaniniwalaan na yung within the 200 meter radius mula dun sa impact area ay posibleng nandun yung pinanggalingan nung nagpakutok ng M203 grenade dun sa specific dun sa nangyari kagabi. So ang ginagawa ngayon ng pulisya is dun sa area yun, kakausapin yung kung may mga residente dun sa area, at maghahanap ng witness, magtatanong kung meron silang nakita o may narinig. Again, yung nangyari noong Sunday night, bisperas ng eleksyon, at yung nangyari kagabi, hindi naniniwala ang pulisya na ito ay election related, dahil wala naman daw sa kabutihang palad na nasaktan, walang namatay. At ang sinasabi nga ng pulisya, kung may intention daw talaga yung nagpasabog na makasira ng property, ay napakadali daw kumbaga patamaan yung City Hall dahil malaking structure ito. Pero hindi ito nangyari. So ang paniwala nila is nais lamang mambulabog. But again, wala pang suspect at patuloy pa rin ang investigasyon, Connie. Pero Cedric, hindi rin naman ba tinitignan ng mga kapulisan dyan o sundalo na may relasyon yung dalawang pagsabog? Ang tinitingnan ngayon na angulo, Connie, is probably may posibilidad na iisa yung perpetrator o iisang group or iisang individual ang may pakana nung pagsabog, dahil ito ay magkasunod na araw, isang bisperas at isang mismong araw ng eleksyon, pareho ng oras, halos sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 11 ng gabi, at pareho yung area. So practically isang lugar yung pinatakan, kumbaga nasabugan, isang just outside na bakod at isang nasa loob lamang ng bakod ng City Hall, Connie. All right, maraming salamat, Cedric Castillo. Ingat kayo diyan.